Let us open our Bible on Psalms 14, verse 1. Praise the Lord. The fool had said in his heart, "There is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that doeth good." Ayan. Bakit kinakailangan natin malaman at maintindihan ang mga gumagawa ng mga negatibo sa presensya ng Diyos? Hindi dahil upang gawin natin, hindi upang sundin natin, kundi ito'y maging aral sa buhay natin na ito talaga ay hindi karapat-dapat gawin. Sinasabi po dito, "The fool hath said in his heart, there is no God." Ito na yung atheist na hindi kumikilala ng Diyos. When in fact, the truth is, they were created by God. God gave His own self for them. At binuhay sila ng Diyos sa sanglibutang ito. God did provide air for them to breathe. God provide food for them in order to live. So lahat-lahat na nandyan. And yet, they do not recognize all these things. Sinasabi nila, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. Hindi nga nila kinikilala ang Diyos. So therefore, they don't care what are they doing. Ano man yun ang ginagawa nila, they don't care about it. Ano man ang mga kasuklam-suklam sa mata ng Diyos, they don't care about it. There is none that doeth good. Walang gumagawa sa kanila ng mabuti. Bakit? Bakit walang gumagawa sila ng, sa kanilang mabuti? Bakit ganun? Because without God, there is none good at all. Pag wala ang Diyos sa buhay ng tao, walang mabuti sa kanyang buhay. Because there is only one good and that is God. If you don't believe God, walang goodness sa buhay mo. Wala. Meron mang goodness your own way. Meron mang goodness your own righteousness. Meron mang goodness your own mentality. But in the eyes of God, that is like filthy rag in the eyes of God. Parang maruming basahan yan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya ganun. Kaya bakit natin tinitake up itong mga negatibo na mga gawa? Eh baka maya-maya maingit ka sa kanila. Baka sabihin mo, ah, mabuti pa sila. Hindi naman sila naniniwala ng Diyos. Bakit nai-enjoy nila yung pleasures of the world na ako hindi ko nai-enjoy? Bakit maganda yung kalagayan nila kaysa akin na naniniwala sa ating Panginoong Diyos? You might be snared of that. Baka mabitag ka sa ganun. Meron ganun din dito. Anong sinabi dyan? Basahin natin. Psalm 73, verse 3. Praise the Lord. "For I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked." You see? Nainggit na nga siya eh. "I was envious of the foolish when I saw the prosperity of the wicked." Nainggit siya. Ibig sabihin yan, para bagang sa tingin ng mundo, they are more privileged than the people who believe God. Bakit? They can do anything they want. They can do anything they like. They can do anything that seems pleasurable. It doesn't matter. It is an abomination in the sight of God. It doesn't matter. It is against the commandments of God. They don't care about it. Ayaw, wala silang pake. Hindi na nga sila naniniwala sa Diyos eh. Kaya, mag-ingat. Ang tanong, how long will they enjoy? Gaano ka habang panahon na mag-i-enjoy sila?
Ayan, may tanong dito, basa Proverbs 1:22. Praise the Lord. How long, ye simple ones, will love simplicity, and the scorners delight in the scorning, and fools hate knowledge? Yan. How long, ye simple ones? Simple means to say walang talino sa Diyos. How long will you love simplicity? Ayaw nila magpakatalino. They prefer to remain as what they are. Na hindi naniniwala sa Diyos. Walang pake sa salita ng Diyos. Remain lang sila in their simplicity. The scorners delight in their scorning. How long sila magdi-delight sa kanilang scorning? Yung mga mananalita na mga mahahanghang laban sa Diyos, laban sa mananampalataya, laban sa mga banal ng Diyos, laban sa mga matuwid ng Diyos. How long sila magsasalita ng mga mahahanghang? And fools hate knowledge. How long they will hate knowledge? Gaano katagal? Yan ang question. Isipin natin, how long will a man live in this world? That is the measure of their pleasure, of their wickedness. Ganun lang kaiksi. Ang lifespan ng tao, ganun lang kahaba yung kanilang kaligayahan. Di ba, mayroon minsan na inupost dyan sa mga newsfeed na sino sila noon, sino sina ngayon. Pinapakita si yung mahirap ilitok na pangalan, Schwarzenegger ba yan? Schwarzenegger? O yung Mr. Universe noon, nung bata pa siya. Tapos, pinakita, kinumpir siya present, matanda na. Parang, ano na ba, laos na. Tapos, meron pa yung nag-aak noon sa sikat na Rambo, si Stallion. O, ito siya ngayon. Ito na siya. Ah, ito siya noon. Ito siya ngayon. O, wala ng glory. Puti na lahat ang buhok, pati balbas. Lusyang na rin. O. So, yun ang sagot. Maikli lang. Ma-maximize mo yung kaligayahan mo sa sanglibutan ito. After few years, you will expire. After few years, your body will no longer need those things. Hindi mo na kailangan yun. Wala ka ng pleasure dyan. Kaya, ganun lang kaikli. Kaya, therefore, sa buhay natin, huwag kang nainggit. No? Kundi, sa maaga pa na panahon, mag-isip-isip ka na for the benefit of your soul. Sa maaga pang panahon, mag-isip-isip ka na sa iyong spirituality. Kasi kung inyong titingnan natin yung mga wicked na yan, parabagang para sa kanila, masama na huminto sa kanilang mga bisyo. Ah, yung iba nga, nalulong na ako sa bisyo, malaki na yung gastos ko nito, paghihintuan ko ito, malulugi ako. Dapat lubos-lubusin ko na. Para bagang iniisip nila na it is an abomination to depart from evil. O, nandiyan naman yan sa Bible, basahin natin. Proverbs 13 verse 19. Praise the Lord. The desire accomplished is sweet to the soul, but it is abomination to fools to depart from evil. Yes. It is an abomination to fools to depart from evil. Abomination sa kanila. Pag sinabing abomination, karumaldumal, kasuklam-suklam, masama, not appropriate, na hihinto sila sa paggawa ng kasamaan. Kumbaga pa, talagang nakadikit na sila. Paano? How could they understand their situation if they will not believe God? Who will tell them the truth?
Who will enlighten them? Who will spare them from their falling? Tapos hindi ka maniwala sa Diyos. Ibig sabihin yan, you will surely die in your sin. You will surely die in your abominations. You will surely die in your wickedness. Then that's the time. You will realize, hindi na. Doon na ngayon, sa kapahamakan ng iyong kaluluwa. Para kang katulad ng rich man na nagsisi siya na wala ng lunas. Dahil wala ng lunas sa kanyang sarili, he can no longer be taken away or out from that situation. He asked God to let Lazarus come back to the world, that he has more brothers still living nandito sa mundo. Ayaw niya rin na mapahamak. Tingnan mo yung tao. Tsaka pa na yan na-realize when there is no more solution. Wala nang solution. Sayang ang pagkakataon. Minsan kasi, ito kasing pride. Kung isipin natin, why is it Lucifer dared to fight against his superior, dared against his creator? Bakit naging matapang siyang lumaban sa kanyang creator? Why? Hindi ba siya natakot? Alam mo anong nag-drive sa kanya, nagagawin niya yun? Pride. Pride of life. Alam mo yung tao, bakit ayaw humanap sa Diyos, ayaw maniwala sa Diyos? Because of pride of life. He used to look his own self as siya na yung tama, wala nang iba. Hindi na siya makinig sa iba, siya na lang, tingin niya sa sarili niya, siya na lahat yung tama. Siya na yung lahat na matuwid, lahat nandiyan na sa kanya. Pride yan eh. Basahin natin yan. Pakibasa Psalms 100, Psalms 10, verse 4. Praise the Lord. The wicked, through the pride of his countenance, will not seek after God. God is not in all his thoughts. Yan. Tingnan mo. That prevents them to seek God for their welfare or salvation. Para sana sa kabutihan nila, para sana sa kaligtasan nila. And because of the pride of life, ayaw na nilang masita, ayaw na nilang makorek, ayaw na nilang mag-turn out na sila pala ay masama. Ayaw ta talaga nilang umalis dyan, panindigan na lang talaga nila yung mali nila. Basta yung pride nila ma-uphold sa buhay nila. The wicked, through the pride of his countenance, will not seek after God. God is not in all his thoughts. Wala talaga. Ayaw nila talagang hanapin ang Diyos. Ayaw na nilang meron pang word God sa kanilang utak. Ayaw nila. Ang gusto nilang nasa utak nila, me or I, ako. Yun lang ang kanilang laging ina-uphold sa buhay nila. So, before the destruction of the earth through flood, ano ang nakita ng Diyos? So, dito natin makikita that God is the judge. God is the avenger. Siya yung Diyos na gumaganti, na lumalaban sa Kanya. Bakit ginawa ang Diyos ng impyerno? Ganti niya yan sa kay Lucifer at yung mga angel na lumaban sa kanya. God is the avenger. Huwag mo siyang biru-biruin. He is the avenger. He executed wrath. Huwag mo siyang... That was already happened bago niya binaha ang sanglibutang ito. Sabihin natin, uy, grabe ang baha sa Ormoc. Daming namatay, 10,000. Daming baha doon, agrabing baha sa Yolanda. By hundreds of thousands were displaced sa Tacloban. Sabi nila, palitan na lang natin itong Tacloban na pangalan. Natacloban man sila ng tubig sa dagat, yung tinatawag nilang surge. Ano yan? Ha? Storm surge? Hindi man nila na ano yun, na naunawaan, ano yung storm
surge. Yung pala, tidal wave na pala yun. Yung hangin na tumulak sa dagat para itabon doon, para takluban yung Tacloban City. Pero hindi natin naalahala, the world was overflowed with flood, the entire world. At that time, during the flood, there was no an island. Walang island, puro tubig lahat. Yung tinatawag na the entire earth were covered with water. Pag tingnan mo yung globe at that time, there were no even a single island that appeared. Wala. Puro tubig yan. Diba? That is an act of wrath. Bakit? Anong nangyari before that? Basa. Genesis 6:5. Praise the Lord. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Yes. Hindi na nila talaga nakikita yung kaliwanagan mula sa Diyos because they tried not to remember God in their knowledge. They want na wala ng Diyos sa isip nila, sa puso nila. So, ang buhay nila, daily, evil continuously, continually. Tuloy-tuloy, non-stop. Walang pumipigil, walang nagkokorek. Kasi ang Diyos na yun ang magpigil, yun ang magkorek, yun ang mag-guide sa kanila. Ayaw na kasi nilang alalahanin. So therefore, what happened? The absence of God is the present of evil. So evil ang nandyan sa kanila. God saw. Huwag mong sabihin, hindi nakikita ng Diyos ang lahat. Ano pa? Genesis 6:11 hanggang 12. Praise the Lord. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth. Yeah. Matindi. Pag sinabing corrupt, there is no justice. Ang corrupt, pag sinabing corrupt, yun na. Agawin mo yung asawa ng iba. Corrupt yan. Wala nang ano ba? Wala nang batas na sinusunod na makapagbibigay ng peace and order. Gulo nga eh. Agawan ng asawa, agawan ng ari-arian, patayan. Basta lang ang masunod yung kanilang gustong desire na ma-satisfy yung kanilang greed, ma-satisfy yung kanilang lust, ma-satisfy yung kanilang pride. So ano mangyayari ngayon? Papatay sila ng ibang tao, aagawin nila yung magustuhan nila na babae kahit may may-ari na. Nanakawin nila yung mga bagay-bagay na gusto nilang ma-obtain sa buhay nila. It doesn't matter, has an honor. Papatayin nila yan pag umaalma. So, grabe, corrupt. Masama na masyado ang sanglibutang ito. And that was the moment the Bible says the evil or the corruption of the earth went up to heaven. Nakarating na sa langit. The pollution of wickedness reach heaven, nakarating na sa langit. So sabi ng Diyos, isip ng Diyos, if I'm going to let these things continue, there will be no more righteous man will stand to uphold my image, to uphold my salvation for the coming generation. So, since there is a man that will keep my commandments, which is Noah. Kaya nga sinabi dyan, the Bible says, Noah found grace in the eyes of God. Because God saw Noah. Meron siyang faith sa Diyos. Inacknowledge niya there is God. So when God spoke to Noah, sumunod siya because he believed God. Praise the Lord! Oh, pati yung pamilya niya sumunod din. Ang ginawa ng Diyos, gumawa siya ng hakbang to eradicate all the population of
the world. Grabe. Kaya huwag tayong magpaisi-isi. Do not ever attempt to disbelieve God. Ayaw mo nang maniwala sa Diyos. Kaya nangyari, the world or the earth were flooded and all na hindi naniwala sa Diyos, na nag-enjoy sa kanilang pleasures, were terminated. Putol lahat. Kaya yung sinabi, how long? Gaano kahaba yung pag-ano nila? Maikli lang masyado yan. Kaya, ganun. Alam mo dito sa Bible, yung ano, parable ni Lord Jesus. Meron tao dito na ganun din. Mayabang. Ayaw maniwala sa Diyos. Believe sa sarili. He made everything to satisfy his own self. Not knowingly, there is someone up there in heaven who owned his soul. Merong isa na nagmamay-ari sa langit na kung kukunin ka niya, you cannot prevent it. Hindi mo kayang pigilan. Kaya, ganun ang mga wicked eh. Ayaw nilang kumilala sa Diyos. Pero pag ang Diyos na ang kumilos, wala yan. Wala sa kanila na makatayo. Basahin yan. Luke 12:20. Praise the Lord. But God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? Yes. Nag-isip ka na ma-prolong pa yung buhay mo. Nag-isip ka na ma-enjoy mo pa ang lahat. Naisip mo, there is no God that will stop me from doing this, from doing that. Pagkuha ng Diyos sa'yo, sabihin mo siguro, oy, di ko pala kayang pigilan itong buhay ko if the owner will take it. Meron palang nagmamay-ari. Na-realize na niya, meron palang somebody who is greater than me. Meron palang somebody who is the avenger. Meron palang somebody who is the rewarder. Ayun. Wala. Walang magawa. Kaya yung mga wicked, before yan sila mapahamak sa kanilang buhay, dami silang devices sa isip nila. Kesyo, walang Diyos, walang God, walang Diyos. Wala akong pake. Ano yung word of God na yan? I don't care of that. Walang Diyos, walang Diyos. Anyway, kung gagawa ako, God cannot see me. Ayun, mga ganun. They are trying to eliminate the existence of God. Gusto nilang eliminate. Basahin natin yan. Job 22:13. Praise the Lord. And thou sayest, how doth God know? Can he judge through the dark cloud? Oh, tingnan mo yan. Akala nila yung dark cloud na yan can hide the eyes of God seeing people here on earth. Kala nila yung dark clouds na yan could cover the eyes of God and he will be blinded by that clouds. Yan ang isip nila. Napaka, alam mo na. And thou sayest, how doth God know? O, di na mo yan. Kine-question pa nila, paano malalaman ng Diyos? Can he judge through the dark cloud? Ibig sabihin yan, they don't have any knowledge that God can see through. Lahat see through yan sa lupa. The dark and the light, the same light. Walang darkness dyan na makakaber sa kanyang pagtingin. Hindi nila alam. Tinan mo yung mga pananalita nila. They are talking about having knowing anything about God. Eh, ayaw nga nilang makilala ang Diyos eh. Ayaw nga nilang paniwalaan ang Diyos eh. So how can God give them wisdom and knowledge and understanding? Ano pa? Romans 1:28. Praise the Lord. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. Yun na. Ayaw nila magkaroon ng God in their knowledge. Ibig sabihin yan, they want to erase word God in their mind, in their knowledge. So what will happen? God gave them over
to a reprobate mind to do those things which are not convenient. Pinabayaan sila ng Diyos na mahulog sila sa kanilang karumaldumal at kasamaan. There is no such thing that will prevent them from falling. Tuloy-tuloy yung kapahamakan nila. Kaya, sino man tao na ayaw maniwala sa Diyos, you are going to hell. You are going to your miserable life. Kaya, the greatest sin ever could be done on earth is unbelief in God. Yung hindi ka naniwala sa Diyos. That is ever greatest mistake na magawa ng tao. And that is the greatest miserable situation na mangyari sa buhay ng tao. Kaya, ganun. Hindi nila alam. God executed wrath to those people who do not believe Him. Last verse. Isaiah 1 verse 4. Praise the Lord. Sinful nation, a people laden with iniquity, a seed of evildoers, children that are corruptors. They have forsaken the Lord. They have provoked the Holy One of Israel unto anger. They are gone away backward. See, backward. Patras sila to their doom. Imbis going forward to the light of God, to the glory of God, to the salvation of God, they are going backward. Ibig sabihin yan, they cannot reach the destination na gusto ng Diyos iparating sa kanila. Backward. A sinful nation, a people laden with iniquity, a seed of evildoers, children that are corruptors, they have forsaken the Lord. They have provoked God, or the Holy One of Israel, unto anger. They are gone backward. Kaya, there is no such one of them can escape from the wrath of God. Walang ni isa sa kanila ang makaka-eskapo sa puot ng Diyos. Kaya, these things are being now delivered to you as knowledge and wisdom that you should not do those things which they have done. Huwag mong gawin yung mga ginawa ng mga wicked sapagkat sila walang makaka-escape sa kanilang doom, kumbaga pa, sa kanilang ikakapahamak. Kaya, therefore, be aware of it and avoid all these things. Then seek God, believe God, then that's the time you will be good, that's the time you will become righteous, that's the time you will be upright. Only God can do it to you. And Diyos lang. So therefore, believe God and ready to hear word from Him. Be ready to obey lahat. Sapagkat you will benefit the unendless goodness of God. Hindi na matatapos yan. Walang katapusang benefit. Kaya, pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Before we pass away in this world, He came to our lives. Dumating siya sa buhay natin, and we do not let Him just mawala sa buhay natin, but we cling to Him, we cleave unto Him, and we hold Him, and we stand with Him until the end. Kaya, to God be the glory, pasalamat tayo for His wisdom, knowledge, understanding para tayo maging knowledgeable. Ano yung dapat hindi gawin, alam na natin. Ano yung dapat hindi tularan, alam na natin. Kung ano yung dapat tularan at sundin, alam na natin. It is up to us to choose. Pag ma-impyerno ka, that is your choice. Pag makarating ka sa kaharian ng Diyos, that is your choice as well. Kaya, be careful to choose sa iyong lakad sa sanglibutan ito. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.